Radio can broadcast messages in a wide area at one time. Kaya magandang platform ito for distance learning. Bahagi ng initiative ng CARE 104.3 The Way FM Legazpi, ang ALS or Alternative Learning System. Ang ALS School on Air ay nagsimula noong 2015 na ine-execute with non-formal ways of education. Ngayon ay naka-integrate ito sa programang Aranduyog sa Pag-uswag or Convergence Towards Development tuwing Wednesday kasama si Teacher Ray Mark Minya. Sa RBI, ang mobile teacher or district ALS coordinator ang nagtuturo. Karaniwang mga out-of-school youth at adults ang tinuturuan nila. Recognized din ang Diway FM as one of the designated ALS learning centers in Legazpi City. Ako po si Christine Aidan de Asilo. Gusto ko po dati mag-aral. Malaking tulong po yung church na napuntahan namin ng mga magulang po kasi doon po nakilala yung station ng Diway FM. Malaking tulong po siya hanggang ngayon kasi parang yun po yung nag-guide. Talagang po yung mga programa po ngayon na akin. Tapos maraming tulong po yun sa akin kasi hindi po ako nakapagtapos ng pag-aaral. So, meron po silang programa ng Aranduyog sa Pag-uswag. Meron po doon na ALS na programa na pwede ka makabalik sa pag-aaral. In-encourage po ako ng kapatiran sa noong 2017, nag-take po kami ng exam. Sabi why kay Lord, Lord, pag lumapas ako sa exam, magpapatuloy ako sa pag-aaral. So, praise God kasi nakapasa naman po. Yung mga dating tanong po, na nasasabit na po ngayon. So, ginamit niyo po yung Care 1 and Care 3 para matupad ko po yung mga pangarap ko. Kasi pangarap ko talaga magpagtapos ng pag-aaral. Matapos makumpleto ni Christine ang junior high school through ALS School on Air noong 2017, nag-enroll siya ng Bread and Pastry NC2 course sa Bahay to Business in Bicol program ng Diway. Ngayon, isa na siyang degree holder ng education. Kasama ang station manager na si Cecil Amog, committed ang Diway na mag-provide ng support sa at-risk youth at iba pang community members na deprived sa educational opportunities. Nananatiling powerful tool ang radyo para sa edukasyon, social development, at public service initiatives. With your support and as part of our service from a biblical worldview, patuloy tayo nag-e-extend ng assistance para consistently na makapag-minister sa broadcast communities in diverse and long-term ways. Maraming salamat at pagpalain ka ng Panginoon. Napakinggan mo ang The FEBC Report. Para maging updated sa ating stories online, mag-subscribe na sa ating YouTube channel at i-follow ang ating Facebook at febc.ph. Maging kabahagi sa misyon ng Far East Broadcasting Company Philippines na ipahayag ang mensahe ng pag-asa ni Jesucristo sa mundo. Bisitahin ang aming website sa febc.ph/give. Salamat sa inyong suporta sa ministeryo ng Panginoon. Pagpalain po kayo ng Diyos. Nagpapatuloy sa 75 taong pagsasahin papawid ng mabuting balita ni Kristo. Ito ang Far East Broadcasting Company. Sumasa inyo sa 1143 DZMR Santiago City, CARE 104.3 The Way FM Legazpi City, 702 DZAS Mega Manila, 98.7 DZFE Metro Manila, 106.3 DZRK Quezon Palawan, 1233 DYBS Bacolod City, Up 987 DYFR Cebu City, 97.5 DYFE Tacloban City, 1116 DXAS Zamboanga City, 103.3 The New J Cagayan de Oro City, 106.9 DXGR Cotabato City, 1062 DXKI Coronadal City, 1197 DXFE Davao City, FEBC Philippines. Ang bawat tagumpay, Diyos ang nagbigay.
Ito ang Hardin ng Panalangin kasama si Pastor Dave De Guzman. Magandang umaga sa iyo, kaibigan, at kamusta ka na? Naway na sa mabuti kang kalagayan, maging ang iyong pamilya. Sa araw na ito ay patuloy tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos. At tayo ay mapapaalalahanan bilang paraan na rin ng pasasalamat sa ating Panginoon. Ano ba ang kalakip na mga pagpapala ng ating Panginoon sa atin? Titignan natin kung ano ang sinasabi sa aklat ng Kawikaan. Ngunit bago natin tunghayan ang salita ng Diyos, italaga natin ang ating pag-aaral sa pamamagitan ng pananalang. Ama namin sa langit, marami pong salamat muli sa panibagong buhay at pag-asa na inyo pong ipinagkaloob sa amin. Itinatalaga po namin sa araw na ito ang aming buhay, ang aming kalakasan, Panginoong Diyos, maging ang aming mga pananalangin. At sa araw pong ito, sa aming pagdulog sa inyong banal na salita, pagpalain mo kami, pagkalooban mo kami ng karunungan, pagpapalang espiritual. At ngayon pa lamang, igaalay na kami ng pasasalamat sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Sa iyong liwanag, Panginoong Jesus, ako'y tinawag mo. Mula sa rehas ng kasalanan, mula sa hirap ng kalagayan, Panginoong Jesus, ako'y pinalaya mo. Ay dakila nga, O Diyos, ng pag-ibig. Ako'y umaawit ng papuri sa iyo at ako'y sumasamba. O Jesus, dakila ka at inaalay ko sa iyo, Panginoon ng buhay ko. Ngayon magpakailan pa man, ang bulhati ay sa iyo. Biyaya mo dahil sa iyong kamatayan, nabigay ka ng kaligtasan sa lahat na magtiwala sa iyo. Kay dakila nga, O Diyos, ng pag-ibig mo, kaya ako'y Panginoon ang buhay ko. Ngayon
ating tema sa umagang ito ay patungkol sa pagpapala. At alam natin, kaibigan, na sa maraming kapamaraanan, kung tayo lamang ay matuwid sa harap ng Diyos, ginagawa natin ang kanyang hangarin para sa atin, tayo ay hindi malayong makaranas ng mga pagpapala na ipagkakalob niya, sapagkat ito ay isa sa kanyang mga katangian, that He is a generous God. He is a God who will always provide. Kung hawak mo ang iyong Biblia, tignan natin kung ano ang sinasabi sa Aklat ng Kawikaan patungkol sa pagpapala. Ano ba ang kasama ng pagpapala pagka ito ay galing sa Panginoon? Ngunit kung tayo naman ay halimbawa ay pinagpapala sa maling kapamaraanan na ginagawa natin, ano naman ang dulot nito sa ating buhay? Kaya dalawang bagay po yun. Ano yung pagpapala mula sa Diyos at yung itinuturing nating pagpapala dala ng maaari nating pagsisikap. Kung hawak mo ang iyong Biblia sa Aklat ng Kawikaan, Kabanata 10, isang talata lang ang ating pag-aaralan. Ito ay ang talata 22. Ito kasing verse 22 o yung the entire 10th chapter of the book of Proverbs. This is all about the righteous and the wicked being compared. Tingnan natin ang sinasabi dito sa Kawikaan, Kabanata 10, talata 22. Sabi dito, ang pagpapala ng Panginoon ay nagpapayaman at hindi niya ito dinaragdagan ng anumang kalungkutan. Sa wikang Ingles, napakaganda rin ng translation ng Proverbs 10 verse 22. Gagamitin ko lamang po ang English Standard Version. Sabi dito, the blessing of the Lord makes rich and He adds no sorrow to it. Alam mo, kaibigan, tinanong mo na ba sa sarili mo kung bakit ka umuunlad? Kung ikaw man ay talagang makikita natin na more than enough. Literally, no? Ganyan ang mga pagpapala ng Panginoon, lalong-lalo na sa pagpapalang spiritual. Maging sa ating mga pangangailangang physical, maging sa ating pangangailangan sa larangan ng pananalapi. Sa lahat ng bagay, tayo ay pinagpapala ng Panginoon. Ngunit dito, tingnan natin yung literal interpretation. Kung bakit ba ang pagpapala ng Panginoong Diyos, ito ay walang anumang kalungkutan, nakalakip. Alam mo, kaibigan, kung kilala mo si Kristo sa iyong buhay bilang Panginoon at tagapagligtas, alam mo ang maituturing na matuwid na tayo, we are righteous because positionally, meron tayong relasyon sa ating Panginoon. Yun yun eh, no? Ngunit iba ang paggawa ng mabubuting gawa, yung pagiging maituturing natin na living a righteous life is different from being righteous, that is positional. Yung being yung pagpapakita ng maayos na pamumuhay, yan eh, kuminsan eh, o kadalasan choice natin yan eh. Sinasabi ng Panginoon sa atin, anak kita, maging maayos ang iyong kalakaran, magpakita ka ng kadalisayan at kabanalan. Ngunit ang suliranin dito, kaibigan, minsan hindi natin sinusunod ang ating Panginoon. Kaya doon yung difference, ika nga, no? Yes, anak nga tayo ng Diyos, but living a righteous life na magbibigay kaluguran sa ating Panginoon, yan ay pinipili natin. Maari tayo sumunod, maaring hindi. Madalas ko nga po sinasabi, pagka nagbigay ng utos ang Panginoon, wala naman talaga tayong ibang option, eh, no? Wala tayong ibang choice kundi sumunod. Ang matuwid ay pinagpapala ng Diyos. Dito, paliwanag ng talatang ito, gantimpala, yan, reward. Gantimpala sa mga itinuturing ng Diyos na matuwid. Yun yun eh, no? Hindi malayo yan kung nagpapakita ka ng kabanalan, nagpapakita ka ng kadalisayan, sumusunod ka sa ating Panginoon, hindi malayo, kaibigan, na pagpapalaing ka ng ating Panginoon. Nabanggit ko nga, karakter na yan eh. At dito rin, sabi nga, the righteous and the wicked, they are being contrasted, yung kapahamakan naman sa mga hindi tumatalima. Yun yun. And that is a given. Alam mo, kaibigan, dito sa talata ng ating pinag-aaralan, ang kayamanan, ito ay regalo ng Panginoon. Hindi ito dahil sa galing o kakayahan natin. Ayan yan, eh. Kahit na binasa mo yung, pagbinasa mo yung aklat ng Deuteronomy, no? Sa chapter 18, if I remember right, no? Sabi nga ron, eh, it is God who gives us the power to become wealthy. Kaya literally, kung ikaw ay yayaman, at maayos ka sa Panginoon, hindi malayo ang pagpalaing ka. Ngunit kung ikaw naman, ay halimbawa, dito ang tinutukoy rin dito, eh, no? Although hindi talaga siya diretsyong sinabi, no? Dito, kung ang
pinanggagalingan ng iyong kayamanan ay sa maling kapamaraanan, yan ay mawawala. Ganun din sinasabi dito sa aklat ng Proverbs, no? Money acquired rashly dwindles away. Yan ang sinasabi sa King James Version. Lalong-lalo na yung mga ill-gotten wealth. Ayan, alam mo, sa ating kapanahunan, maraming ganyan, ano? Maraming tao naman talaga rin, ilan-ilan rin ang mayayaman dito sa atin. Ay doon na to, siguro mga no more than 15% ang mayayaman sa mga Pilipino, no? Yung iba dyan, maaaring matuwid sila sa harap ng Panginoon sa kanilang ginagawa. Mga good stewards, ika nga, ng kanilang kayamanan. And I know some people, no? At higit sa lahat, meron din namang mga yumayaman dahil sa maling kapamaraanan. Yung iba naman ay yumayaman sa kanilang sarili, pananaw nila, magaling kasi ako. Alam mo, kaibigan, kahit na pag-aralan natin ang salita ng Diyos, ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng kalakasan. Nagbibigay sa atin ng karunungan. Kaya kung tayo ay matuwid sa ating Panginoon, yung kanyang pagpapala, walang halong kalungkutan yan. Alam mo yung mga ill-gotten wealth? Sigurado yan, no? Yumamang ka nga sa madaling kapamaraanan, sa hindi magandang kapamaraanan lalo na, no? Nang abuso ka ng kapwa mo, kung anong katiwalian ang ginagawa mo, yes, yayaman ka, pero panandalian lang yan. At sinisiguro ko sa iyo, hindi magtatagal yan. At wala rin masyado makikinabangan. Hindi mo rin pakikinabangan yan. Hindi nga nakakasiguro pagka namatay ka, pagka mayaman ka, hindi mo lang kung kanino mo ibibigay yung mga kayamanan mong yon. Baka pag-awayan pa yon ang mga pagsasalinan mo ng iyong kayamanan. Dito, sinasabi lang natin na ang Panginoon Diyos ay nagpapala sa mga taong matutuwid. Hindi malayo. Katangian niya yan. Pero kung ikaw naman ay halimbawa, gumagawa ka ng lahat ng uri ng kasamaan para yumaman, yaan ang maituturing nating may halong kalungkutan. Kaya miserable ang magiging buhay mo. Alam mo, kaibigan, yung kayamanan, wealth, kung minsan pagkayan talagang na-acquire mo, maayos ang pamumuhay mo, binigyan ka ng karunungan ng Panginoon Diyos, yaan ang maituturing nating bunga rin ng karunungan ipinagkakaloob sa iyo ng Panginoon Diyos. At yan ang object ng karunungan mo, no? May karunungan ka, ang object mo is to become wealthy and to be a good steward later. Yan ang sinasabi natin dito. Kaibigan, dito sa ating pinag-aaralan, ang tunay at mabuting kapalaran ay isang banal na pagpapala. Ulitin ko po yun. Ang tunay at mabuting kapalaran ay isang banal na pagpapala. Ito ay walang pag-aalala, wala itong kaguluhan, wala itong anxiety. The Lord adds no trouble to it. Yun ang sinasabi natin dito sa ating salita. Unlike ang mga kayamanan na acquired through evil ways. Kaya kaibigan, maging maayos tayo sa harap ng ating Panginoon. Gumawa tayo ng mabuti, tumalima tayo sa kanyang mga ninanais. At hindi malayo, tayo ay kanyang pagpapalain. Kung halimbawa, i-delay niya ang ating pagpapala. At least, no, ginagawa natin ang ninanais ng Panginoon. Diyos, nagbibigay tayo ng kaluguran sa kanya. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa sa atin. Ako po si Pastor Viel Samaniego. Samahan niyo po ako sa ating pong sama-samang panalangin. Dakilang Diyos, sa oras na ito, kami po ay lumalapit sa inyo. Tinataas po namin ang mga deprived of their liberty, Panginoon. Ang mga nasa pasilidad, O Diyos. Panginoon, Ikaw ang siyang nakakaalam ng kalapong naramdaman, naranasan, nakikita mo, Lord, ang kailang mga sitwasyon. Kaya Panginoon, ipinakakatiwala namin sila sa inyo. Tinataas namin sila sa inyo, Panginoon. Sa mapagkakataon na ito na naranasan na madilim na buhay, Panginoon, nawa, O Diyos, ay sa pamagitan ng banal mong presensya at sa buhay at pag-asa na galing sa aming Panginoong Jesucristo, maranasan nila, Panginoon, ang liwanag, O Diyos. At dalangin namin, Panginoon, na Ikaw ang maging kasama nila sa oras nito, na minsan ay puno sila ng takot, pangamba, at walang kasiguraduhan sa kanila pong mga buhay at sa kanila pong mga pamilya. Reach out to them, O God. Nahipuin mo kanilang mga puso na sila po'y magpakumbaba. Ingatan mo sila, proteksyonan mo sila, Panginoon.
upang sa mga pagkakataon na sila po ay makapag-aral ng salita ng Diyos. Gamitin mo mga manampalataya o Diyos na habang sila ay naroon, Panginoon, ay mabago ang kanilang pumang buhay, ang kanilang mga puso at patuloy na lumapit sa iyo, tumingin ng kapatawaran at linisin ang kanilang pong mga puso at buhay. Maranasan ka bilang kanilang Panginoon, Diyos at tagapagligtas. Panginoon, dalangin namin na gayunin po ang kanilang mga pamilya, nasamahan mo rin sila sa pagkakataon na ito, na bagamat lahat sila ay naroon sa hindi magandang sitwasyon, mga anak, mga pamilya, at maraming mga naramdaman, mga pangamba, at ang mga bagay na naranasan na ito, Panginoon, nawa o Diyos ay mag-udyok sa kanilang lumuhod at lalong magtiwala sa inyo bilang Panginoon at Diyos at tagapagligtas. Panginoon, dalangin namin ang mga nagbabantay doon, ang mga workers na naroon, Panginoon, ang relasyon nila sa kalapong mga inalagaan, Panginoon, nawa maranasan ang pag-ibig mo, Panginoon, at patunay na pagkalinga sa bawat isa. Dalangin din namin, O Diyos, na nawa ay anuman ang mga hopelessness, discouragement, mga takot, Panginoon, anuman ang mga kalungkutan na naranasan, Lord, nawa, Panginoon, ito ay palitan mo ng patuloy na kapayapaan at katatagan, O Diyos. Ang pag-ibig mo'y maranasan, nawa, Panginoon, ang kailang mga actions, ang mga attitudes, Panginoon, that they will recognize, Lord, that it is you, O Lord, na hihipo sa kanila at talagang patuloy na nawa kanilang maranasan sa oras na ito, Panginoon. Dalangin din namin, Lord, na patuloy mong samahan sila sa lahat po ng pagkakataon ng mga pagkain nila at pangailangan ay maibigay. Ganyan po ang mga hangarin nila na sila po ay makalabas doon po sa pasilidad. Ayusin mo ang kanila pong mga papel. Ayusin mo ang mga hustisya at ang mga pagpuproseso ng lahat ng ito. Bigyan mong karunungan, Panginoon, ang kanila pong mga attorney, ang kanila po ang mga sistema ng hustisya, Panginoon, dito po sa aming bayan. Samahan mo po sila sa oras na ito. Pagpalain mo po sila. Pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus na aming Diyos at tagapagligtas. Amen at amen. Kaibigan, lagi nating tatandaan na lahat ng alay ng ating Panginoong Diyos, ito ay para sa ating kabutihan. At kung tayo man ay pagpapalain ng Panginoong Diyos, literally, no? Nang pagpapala maging sa larangan ng pananalapi, pag-aralan natin maging mabuting katiwala tayo. Tandaan mo, hindi malayo ang pagpapala sa isang tumatalima. Dakila naming Diyos. Marami pong salamat sa paalala sa pangalan ni Jesus. Amen. Kaibigan, bukas ako ay muling nag-aanyaya sa iyo upang ako ay iyong samahan dito sa ating programang Hardin ng Panalangin. Maganda ang aral, maganda ang mga paalala kahit bukas. Naanyayahan kita, samahan mo akong muli dito sa ating programang Hardin ng Panalangin. Tatandaan mo, huwag mong kalilimutan. Simulan mo ang araw sa panalangin puspos. Ito'y magtatapos, pinupuri mo ang Panginoong Diyos. Ako po, si Pastor Dave De Guzman.
puso ko't damdamin, katapatan niya'y aking pupulihin. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ng tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Yeah.